Hi guys! Welcome back to my channel! Gagawa tayo ngayon ng puto. So, narito po yung ating mga ingredients. Meron tayong cake flour, sugar, eggs, baking powder, baking soda, melted butter, water, and evaporated milk. Of course, meron tayong na-prepare na molder. So, umpisa na natin yung pag-mix. Ang una natin gagawin, yung dry ingredients. So, start na natin. I-add lang natin yung sugar. Ang ginamit nating flour is cake flour, which is 4 cups. And yung sugar, 1.5 cup. Dagdag natin yung baking powder, 3 tablespoons, 1 tablespoon baking soda. So mix muna natin. Then after, halo na natin yung mga liquid. I mean, 4 eggs. Pwede rin po tayong gumamit ng vegetable oil kung wala tayong butter. Tsaka, adjust na lang natin yung evaporated milk. Para mas creamy, mas masarap maraming gatas. Dagdagan na natin ng water. Maganda po ito dahil pwede natin ibenta pang merienda, pang snackan. Perfect. Steamer kahit wala tayong oven. So, gumita natin ng crisp. Inix lang natin ng maigi para mawala yung mga lumps ng flour. Just nothing. Yes, na-mix na yung ating base. Ito na po, smooth na siya. So, gagawin natin, lalagyan natin yung 2 container dahil kukuha tayo ng 2 portion para sa color. Natural.
pwede natin dagdagan ng gulay para lumitaw yung kulay. I-adjust nyo lang po kung gusto nyo na mas matingkad. Maganda ngayon magluto po ng mga kakanin dahil holiday season is coming. Para sa ating mga handaan, hindi na tayo bibili. Meron tayong mga homemade. Okay na ba? Tingin nyo yung kulay. Purple na siya. So magsali na tayo sa molder natin. Tinamay ko na po dahil lulutuin naman siya. So, okay lang din. Sarang na natin. Lagay na natin sa kumukulong tubig. So, yung cooking time po natin, 10 to 15 minutes. Luto na po yung ating puto. Yan natin yung cheese. Para mas yummy. Yes, okay na. Cover. Guys, eto na yung puto natin. Titikman na natin. Ang gusto ko ay yellow. Looks like cheesy. Yummy! Masarap. Promise masarap.